cancer yan. Now, arm lang ni patient ang itong injured, no? Arm ha, arm. It's either upper arm or forearm ang injury. Pwede na ito magamit kung mag-last-last si patient ay naasya'y laceration. Atong gamiton, narrow. Kung sa tiil ni patient, semi-broad ang ito ang gamiton. Kamot man, mag-narrow lang ta. Right? So, narrow ka fold. Gusto mo nang buhaton? Kaning imuhang apex or kaning mo sa katail, ibutang na ito diri sa tunga. Oh, kung kaning, asa nagsugod ang sanina ni pasyente. Ito na ito dira. Ito ibutang ang sugod dira. Sir, gunitin ni sir. Okay, kung ganita na ito ni patient, sunod kong buhaton, sunod dira. Nakakapar mo kita nila. Sunod kong buhaton, gunitin na ito ang wrist ni patient. Hold the wrist of the patient. Bawal na ito ang sobra. Then atong i-flip. Atong i-flip palayo sa thumb ni patient. So kasi palayo in English, away. So flip palayo sa thumb ni patient. Then anong dipalayo na ito? Kaya na may pulso na rin dapita. So dili dapat hugtan o maayo. Itong buhaton, tuyo kung kausa, one straight na tuyo. Pag straight kung kausa dira, mo spiral o kaduha. Spiral o kaduha, spiral, so one, then two. Spiral o kaduha. Pag human sa spiral o kaduha, kaning apex, dalun padulong, or kaning tail, dalun padulong sa palm ni patient. Sa lutong buhaton, kaya ito ituyok-tuyok na niya, ituyok na sa tubalik. Para mo, lock the ring. Tuyok-balik, hold the rock, then tagkwaon ka na opposite side. Mm-hmm. Opposite side, bend sir, bend likod. Pag-abot sa likod, square nut, pagkahuman. Kahuman, cows, ETP. This is what you call arm or leg bandaging technique. No? Arm or leg ha. Ayaw kalimutan ang pangalan kay dili mo ingon o katong gihigot sa kamot ni pasyente. Ang pangalan na mo ang gamiton in-exam ninyo. Okay, remove square nut. Next atong button is gitawag na itong elbow bend or elbow or knee bend close. Okay, ang escape si elbow and knee bend open. So elbow and knee bend close, that means close wound or close fracture. Wala ni gawas ang bukog ni pasyente. So sa gamitin na itong fold? Narrow. Okay, kinaka-bend man sa nakain-ani. Okay, naka-bend ang gamot ni patient ha. Paon na ito. Pagkita na ito ang center sa bandage. Ibutang na ito dito sa iyahang kamot. Atong isupply sa kamot ni patient. Nako dito sa outer portion. One side. Dalo na ito. Padulong dito. Padulong dito sa wrist ni patient. Ang usa ka side. No? Kung kani padulong sa wrist, kani padulong dito sa iyahang ilokan dapit. So naka, inaan niya ang itong pag-hold. Naka-slanting position. Doon lang ito tuyok, tuyok dali o kausa, tuyok dali o kausa. So one, doon lang ako ha, nag-cross, tanaw, pag-cross anak niya, no, ang katong gigan sa ibabaw, akong didala pa upos, ang gigan sa upos, akong dasa. So one, doon lang ako ha, nag-cross, tanaw, pag-cross anak niya, no, ang katong gigan sa ibabaw, akong didala pa upos. Agikan sa upos, akong dalod padulong dali sa ibabaw. Lock the mind, then padayon. Agatong gikan sa upos, naa sa kilid, matuyok dala sa tubangan. Agatong gikan sa ibabaw, naa dala padulong sa upos, tuyok. Nag-abot sa? Asa nag-abot? Naa sa? Tunga. Nag-abot sa tunga. Pag-abot sa tunga, square na. Sa gamit na ninyo, sir, dilit na ninyo mas straight pag nga hanggang mo.
Two movements rin na siya. One and two. Hold. One, change position. Hugot. Two. Square na ito. E duhara, kung yung mo nang tansya-tansaon, mas madugay ka and mas maglibog na ka. Kaduhara, one, two. Double eight rin na siya. Okay? I'll give you another 5 minutes to practice. Go.